na taas. Tingnan nyo kung paano ko ipahihila dito sa kalabaw ang kopra na ito. Ayan. Pupunta kami ng kalabaw kung saan dadalhin ko itong mga nyog para patuyuin. Ito ang ginagawa namin noong bata pa kami. Mahilig kaming magkopra, or kailangan namin magkopra para may pantwisyon kami sa banlok. Kapag ito ay natuyo na, ipapakilo ito sa bayan at siguradong may pera na kami. Ho! Ho! Okay. So tigil muna tayo dahil kailangan natin ma-adjust yung karosa at baka sumabit siya doon sa bakod. Okay? So yun ang kalabaw. Tingnan mo nga, maitim na maitim. At alam niyo ba minsan, yung kalabaw ko ay wala namang hawak-hawak na karosa. So nakaganyan siya sa lupa at nakatapak ako dito sa gitna. Bigla ba namang may nanggulat doon sa kalabaw ko at ito ay pumulupot sa aking paa. Tumakbong bigla ang kalabaw at ako ay nahila. Akala ko'y mamamatay na ako, pero hindi naman pala. Salamat sa Diyos, ngayon ay buhay pa ako. Kaya love na love ko rin talaga ang mga kalabaw at marunong akong mag-alaga sa kanila.